Sa mundo ng musika ay maraming pangalan na nga ang tumatak. Mga artist na lumikha ng mga legasiya at patuloy na inaalala ng mga tao magpahanggang sa kasalukuyan. Ngunit may isang artist na tila nagkaroon ng mas malalim at makulay na karakter. Isang cultural icon na naging mukha ng kanyang pinasikat na musika. Hinangaan sa kanyang matinding paninindigan, hindi lamang sa kanyang relihiyon, kundi pati na rin sa kanyang politikal na paniniwala. Fighting an arrival, fighting for survival. Ito ay walang iba, kundi ang Jamaican singer na si Bob Marley. One of the greatest musician of all time at ang taong itinuturing na nagpalaganap ng musikang reggae sa buong mundo. See, I wanna jam it with you. Ngayon ay pag-uusapan natin ang kanyang mga pinagdaanan sa buhay, legasiya sa musika at ang kanyang nakakalungkot na kamatayan. Pero bago tayo magsimula, ay huwag kalimutang mag-like and subscribe sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga interesting videos na katulad nito. Let's start! No woman na cry. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang maliit na bayan sa Jamaica na tinatawag na 9 Mile. Isang 17 anyos na babae na may pangalang si Della Malcolm ang nabuntis ng noo ay 59 years old at former Royal Marine Captain na may pangalang Norval Marley. Sila ay ikinasal sa kabila ng kanilang malaking pagkakaiba ng lahing pinanggalingan. Itong si Norval Marley ay isang white Jamaican na mayroong English and Syrian descent, habang itong si Della naman ay nagmula sa mga native Jamaicans na minsan ang inalipin ng mga Briton noong 1800s. Ngunit matapos ang kanilang kasal, ibiglang ang umalis itong si Norval at hindi na nga nagbalik. Iniwan niya ang kaawa-awa at nagdadalang tao na si Della na wala man lang iniwan na kahit na anumang salapi. Kalaunay isinilang ni Della ang isang batang lalaki at ito ay pinangalan ng Nesta Robert Marley, o kilala natin ngayon sa tawag na Bob Marley. Huling nakita ni Bob Marley ang kanyang ama noong siya ay tumungtong na sa edad na 5. At hindi na niya ito nasilayan pang muli hanggang sa kamatayan nito noong year 1955. Si Bob Marley ay lumaki na mayroong matinding galit sa kanyang ama dahil na nga sa mga ginawa nito sa kanya at sa kanyang pinakamamahal na ina. Sa kagustuhan ni si Della na mabigyan ng magandang kinabukasan ng anak na si Bob, ay napagpasyahan niyang lisanin ang 9 Mile at lumuwas sa Kingston. Kasama ang anak na si Bob, si Della ay nagtayo ng isang maliit na shop sa Trenchtown, isang komunidad na itinuturing na may pinakamahirap na ekonomiya, magulo at napupuno ng kaliwatka ng mga gang. Ang Rude Boys na itinuturing na pinaka-notorious na gang sa Trenchtown ay naging kaibigan ng noo'y nagbibinatang si Bob Marley. Madalas nga siyang sumama sa mga ito, kaya naman kalaunay nabigyan siya ng street name na Tough Gong. Bagamat naging kaibigan man ni Marley ang ilang mga miyembro ng Rude Boys, ay hindi naman niya kinukonsidera ang kanyang sarili bilang bahagi ng naturang gang. Nang tumungtong na si Bob Marley sa edad na 15, isinubukan nga niyang magtrabaho bilang isang apprentice welder. Gayunpaman ay hindi nga siya nagtagal sa trabahong ito sa kadahilan ng muntika na nga siyang mabulag matapos tumalsik sa kanyang mata ang isang maliit na piraso ng metal shard. Kaya naman ang pera na makakatulong sana sa kanyang ina ay napunta lahat sa kanyang pagpapa-ospital. Kalaunay nagkaroon ng bagong pag-ibig ang ina ni Bob Marley sa dati ring taga 9 Mile na si Tadeus Livingston. Nagkataon din na ang anak nito sa unang pamilya na si Neville Livingston ay kababata ni Marley sa 9 Mile at kasakasama niya noon sa pagsasanay ng gitara. Silang lahat ay nagsama sa iisang bahay, kaya naman naging daan ito upang makabuo ng isang musical group itong sina Bob Marley at Neville Livingston noong 1962. Kasama ang kanilang mga bagong kaibigan, sila ay unang tinawag na The Teenagers. Ang kanilang mga kanta ay nakafocus sa musikang iska, kagaya na lamang ng kanilang hit single na pinamagatang Simmer Down. Nag-number 1 ito sa Jamaica at nakapagbenta ng 70,000 copies pagdating ng taong 1964. Sa pagkakataong ito, eh hawak na nga sila ng producer na si Coxon Dudes. At mula nga sa pangalang The Teenagers, sila ay nagkaroon ng final name na The Wailers. Bagamat nagkaroon man ng kaunlaran ang grupo, eh hindi nga pa rin ito napigilan ang paisa-isang pag-alis ng mga miyembro. Kaya naman pagdating ng taong 1966, eh tatlong miyembro na nga lang ang natira. Ito ay sina Bob Marley, Neville Livingston at Peter Tosh. Sa parehong taon ay nag-asawa na nga rin itong si Bob Marley. Ito ay sa kanyang kapwa singer na si Rita Anderson.
Dahil nga sa bagyang pagkawala ng The Wailers, napagpasyahan nga ni Bob Marley na iwan muna ang kanyang asawa sa Jamaica at sumunod sa kanyang ina sa Wilmington, Delaware, United States. Dito ay nagtrabaho si Bob Marley bilang lab assistant sa isang kumpanya ng kimikal. Naging forklift operator din siya sa isang kumpanya ng mga sasakyan. Ngunit habang tumatagal, hindi na nga nagustuhan ni Marley ang kanyang pamumuhay sa US. Maingay, crowded at ang sistematikong rasisismo na siyang pangunahing dahilan ni Marley upang bumalik na lang sa Jamaica. Habang nasa US si Bob Marley, ay bumisita naman sa Jamaica that time ang Ethiopian Emperor na si Haile Selassie. Itong si Haile Selassie nga ang taong responsable sa pagkakabuo ng Rastafarianism sa bansang Jamaica noong 1930s. Maraming Rastafarians nga ang naniniwala na si Jesus ay bumalik sa mundo sa katauhan ng emperor na si Haile Selassie. Kaya naman ang magkaroon ito ng state visit sa Jamaica noong 1966, napakaraming non-Rasta nga ang nagpa-convert at isa na nga rito ang asawa ni Bob Marley na si Rita. Kaya naman ang makauwi si Bob Marley mula sa US, nasurpresa nga siya sa dreadlocks na buhok ng kanyang asawa. Bagamat pinalaki si Marley ng kanyang ina bilang isang relihiyosong katoliko, hindi nga nito napigilan ang pag-convert ni Marley sa Rastafari sa taong 1966. Siya ay nagsimulang magpa-dreadlocks ng buhok at nagsimula na rin gumamit ng cannabis o marijuana bilang bahagi ng Rastafarian beliefs. Katunayan nga niya noong 1968, habang minamaneho ng kanyang kaibigan na si Mortimer Plano ang kanyang sasakyan, nahuli nga sila ng mga pulis sa isang checkpoint. Sila ay nakulong ng isang gabi dahil walang lisensya itong si Plano at nakuhanan din ng marijuana si Marley sa kanyang sasakyan. Matapos makalaya ay muling nakipag-reunite si Marley sa kanyang mga kaibigan na si Neville Livingstone at Peter Tosh para ipagpatuloy ang The Wailers. Sa mga time na ito, labis kang sumikat ang kantang Duda Reggae na nagmula sa grupong Toots and the Metals. Dito nagkaroon ng idea si Bob Marley at nakipagtrabaho sa mga reggae producers na sina Leslie Kong at Lee Scratch Perry. Sa tulong ng studio ba ni Perry na tinawag na The Upsetters, ang dating ska vocal group na The Wailers ay naging isang reggae band. Mula sa taong 1970 hanggang 1971, nakapag-release sila ng tatlong album. Ito ay ang Soul Rebels, Soul Revolution Part 2, at The Best of The Wailers. Ilang linggo lamang matapos ma-release ang The Best of The Wailers album, binawian na nga ng buhay itong si Leslie Kong dahil sa heart attack. Pagdating ng taong 1972, dito na nga nakuha ng The Wailers ang pinakamalaking break sa kanilang karera. Ito'y matapos nilang pumirma ng kontrata sa Island Records at nai-release ang kanilang panglimang studio album na pinamagatang Catch a Fire. Ang album na ito ay naging critically acclaimed, kaya naman naging dahilan ito upang makapagsagawa sila ng mga tour sa UK at United States sa taong 1973. Sa parehong taon, naging opening act din sila sa concert na isinagawa ni Bruce Springsteen kasama ang American band na Sly and the Family Stone. Pagdating ng October, isunod naman nilang narilis ang album na pinamagatang Burnin'. Ito ay nagkaroon ng isang hit song na mismong si Bob Marley ang sumulat. Ito ay ang kantang I Shoot the Sheriff na kalaunay kinover ng legend na si Eric Clapton sa taong 1974. Nag-number one pa nga ito sa US Billboard Hot 100 that time. Dahil sa cover ni Eric Clapton, maraming fans nga ang na-curious sa original na pinagmula ng kanta. Kaya naman maraming mga rock fans sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nagkaroon ng interes sa musikang reggae. Habang unti-unting tumataas ang popularidad ng The Wailers sa United States, ay dito naman nagsimulang magkaroon ng problema ang dalawang original na miyembro na sina Neville Livingstone at Peter Tosh sa kanilang producer at Island Records president na si Chris Blackwell. Gusto kasi ni Blackwell na magsagawa ng mga tour ang The Wailers sa ilang mga club sa United States. Hindi ito nagustuhan ni Neville Livingstone at Peter Tosh sapagkat para sa kanila ay labag ito sa kanilang prinsipyo bilang isang Rastafari. Bukod pa dyan ay pansin din nila na ang atensyon ay nakukuha lahat ni Marley. Kaya naman pagdating ng taong 1974, kapwa na nga nila nilisan ang The Wailers at sila ay nagpursu ng kanilang mga solo career. Si Neville Livingstone ay naging si Bunny Wailer, habang si Hubert McIntosh naman ay tinawag na Peter Tosh. Si Bob Marley na nga lang ang natira sa mga original na miyembro. Kaya naman upang mapunan ang pagkakawala ng kanyang mga kaibigan, kumuha nga siya ng mga bagong miyembro na mas lalong magbibigay ng sigla sa kanyang musika.
Kinuha nga niya ang female group na tinawag na Itris, which is kasama nga dito ang kanyang mismong asawa na si Rita. At mula sa pangalang The Wailers, ito nga ay nagkaroon ng bagong pangalan na Bob Marley and The Wailers. Sa taong 1975, ibiglangang umusbong ang political na tensyon sa Jamaica. Ito ay sa pagitan ng People's National Party at Jamaica Labor Party. Nagdulot ito ng karahasan at kaguluhan na mismo si Bob Marley ay hindi ito nagustuhan. Dito na nga niya na-release ang album na Natty Dread na mayroong mga singles na sumasalamin sa naturang kaguluhan. Kagaya na lamang ng kantang Rebel Music 3 O'Clock Roadblock. I begin to say, Rebel Music. At ang kantang Revolution na sinasabing paraan di umano ni Marley ng pag-iendorso sa PNP o People's National Party. Revelation. Reveal the truth. Revolution. Ang pagkuha nga ni Bob Marley ng mga bagong miyembro ay labis na nakatulong upang mas mag-improve ang tunog ng The Wailers. Tumaas ang popularidad ng reggae sa iba pang mga bansa at syempre mas lalo rin dumami ang kanyang mga tagahanga. Kaya naman sa taong 1975 ay nakatungtong na nga sa top 40 ng UK ang kanyang kantang No Woman No Cry. Nasundan pa ito ng album na Rastaman Vibration na talagang nag-hit sa mga charts ng US. Sa album na ito ay pinapahayag ni Bob Marley ang kanyang devosyon sa kanyang pananampalataya at interes sa pagbabago katulad na lamang ng mga digmaang nagaganap at pang-aalipin. Si Bob Marley ay isa ng ganap na superstar hindi lamang sa bansang Jamaica kundi pati na rin sa ibang panig ng mundo. Siya ang kauna-unahang international star na nagmula sa third world country. Si Bob Marley ay patuloy na tinitingnan sa Jamaica bilang taga-suporta ng People's National Party at dahil sa kanyang popularidad at impluensya ay tila naging malaking banta nga siya sa mga kalaban ng People's National Party. Kaya naman ito ay humantong sa tanggang pagpaslang kay Marley noong December 1976. Gabi noon, habang nagre-rehearsal si Bob Marley kasama ang The Wailers para sa kanilang upcoming concert sa Kingston, e bigla nga silang sinugod at pinaputukan ng mga armadong kalalakihan. Si Bob Marley ay bahaging natamaan sa gitnang bahagi ng kanyang dibdib at braso, habang ang kanyang asawa naman na si Rita ay nadaplisan ng bala sa ulo. Gayon pa man ay milagrong nakasurvive ang mga Marley sa naturang insidente at nakapag-perform pa rin sa kanilang concert sa Kingston. Natakot si Marley na baka may magbanta ulit sa kanilang buhay, kaya naman napagpasyahan niya na mamalagi muna sa London, England. Dito na nga niya tinarbaho ang kanyang album na Exodus na narelease sa taong 1977. Naging hit nga ang tatlong singles ng album kagaya na lamang ng Exodus, Waiting in Vain, at Jamming. Magpahanggang ngayon ay kinukonsidera pa rin ang Exodus bilang one of the greatest albums ever made. Isang araw habang naglalaro ng football, ay nagkaroon nga ng injury itong si Marley sa malaking daliri ng kanyang paa. Ngunit habang tumatagal, tila lumalala nga ang pinsala na ito. Doon na pagpasyahan ni Marley na magpatingin na lamang sa doktor. Ngunit nagulat nga siya nang sabihin ng doktor na siya ay mayroong acral lentiginous melanoma, isang bihirang uri ng skin cancer, at para magamot ito, isinadjes nga ng doktor na putulin na lamang ang naturang daliri upang hindi na ito kumalat sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Ngunit tinanggihan nga ni Bob Marley ang ideya na ito, sapagkat labag nga sa paniniwala ng Rastafari ang pagtatanggal ng kahit na anumang parte ng katawan. Si Bob Marley ay nagpatuloy sa kanyang karera, nag-release ng marami pang albums at nagsagawa ng concert sa Jamaica noong 1978. Sa ibabaw ng entablado, ay nagawa nga niyang pagsamahin at pinag-shake hands pa ang dalawang leader ng magkalabang partido ng People's National Party at Jamaica Labor Party. Dalawang taon matapos ang makasaysayang concert ni Marley sa Jamaica, ay na-release na nga niya ang kanyang maituturing na panghuli at pinakamatagumpay na album. Ito ay ang album na Uprising na na-release noong year 1980. Dahil nga sa dalawang hit song ng album na pinamagatang Could You Be Lover at Redemption Song, ay nakapagsagawa nga ng napakalaking concert si Bob Marley sa Milan, Italy, na kung saan umabot sa mahigit 100,000 katao ang dumalo. Plano pa sana ni Bob Marley na magsagawa pa ng maraming tour sa United States. Ngunit dahil nga sa biglaang paghina ng kanyang katawan, tatlong concert na nga lang ang kanyang naisagawa dito. Isang araw habang sinusubukang mag-jogging, ibiglangang hinimatay itong si Bob Marley.
Agad siyang isinugod sa ospital at doon na nga niya nalaman na ang kanyang kanser na noon nagsimula lamang sa paa ay kumalat na pala sa kanyang utak, lalamunan at atay. Sa kabila ng kanyang mga nararamdaman, itinuloy nga pa rin ni Bob Marley ang kanyang concert sa The Stanley Theater sa Pennsylvania. Ang concert nga na ito ay naganap noong September 23, 1980 at ito na pala ang magiging huling concert ni Bob Marley. Sapagkat pagkatapos nun ay lubhanang ang lumala ang kanyang sakit na cancer. Tuluyan na nga siyang humina at talagang bumagsak ng husto ang kanyang pangangatawan. Ang lahat ng kanyang mga upcoming tour ay kinansila at agad siyang nagtungo sa Germany para ipagpatuloy ang kanyang gamutan. Si Marley ay sumailalim sa isang alternative cancer treatment na tinatawag na Essel's treatment. Dito ay nililimitahan ang ilan sa mga kakainin at iinumin ni Bob Marley. Ngunit ang gamutan nga na ito ay nakatulong lamang sa kanya ng ilang buwan. Sapagkat pagdating ng taong 1981 ay tila mas lalo nga itong lumala at dito na nga na-realize ni Marley na mukhang hindi na siya magtatagal sa mundo. Kaya naman napagpasyahan niya na umuwi na lamang sa kanyang bansa na Jamaica at doon na lamang ilaan ang mga natitirang sandali ng kanyang buhay. May 11, 1981 ay bumiyahe na nga itong si Bob Marley kasama ang kanyang pamilya papunta sa Jamaica. Ngunit matapos maglanding sa Miami, Florida, ay agad na nga siyang isinugod sa ospital. Tila sumuko na nga ang katawan ni Bob Marley sa labis na pagkalat ng cancer sa kanyang utak at lalamunan. Bago pa man malagutan ng hininga, ay nakapagbigkas pa ng ilang mga salita si Bob Marley sa kanyang anak na si David. At ito ay ang mga katagang money can't buy life. Si Bob Marley ay tuluyan nangang pumanaw sa edad na 36. Hindi nga niya natupad ang kanyang huling mga mitiin. At iyon ay ang makauwi sa kanyang pinakamamahal na bansa na Jamaica. Si Bob Marley ay inilibing noong May 11, 1981 sa kanyang hometown sa 9 Mile, Jamaica. Siya ay binigyan ng state funeral sa pamamagitan ng Rastafari tradition. Kasamang inilibing kay Marley ang kanyang paboritong gitara, isang football at isang pakete ng marijuana. Ang pagkamatay ni Bob Marley ay labis na pinagluksaan sa buong Jamaica. Ayon pa sa Prime Minister that time na si Edward Siga na si Bob Marley ay kailanmay hindi na mabubura sa isipan ng mga tao. Siya ay bahagi ng kolektibong kamalayan sa buong bansa ng Jamaica. Noong 1994 ay ginawaran na nga si Bob Marley ng Rock and Roll Hall of Fame Award at Grammy Lifetime Achievement Award naman sa taong 2005. Ilan lamang ito sa napakaraming mga parangal na natanggap ni Bob Marley sa kanyang buong musical career. At kung susumahin lahat-lahat, ay baka umabot pa ng siyam-siyam ang video na ito. Maraming relihiyosong tao sa buong mundo, ngunit tila bihira nga lang ang mga taong katulad ni Bob Marley. Handa nga niyang ipagpalit ang kanyang buhay para lamang sa kanyang pananampalataya. Kung sinunod lamang niya ang payo ng doktor, malamang ay buhay pa siguro siya magpahanggang ngayon. Ganun pa man si Bob Marley ay isa ng legend at patuloy na kikilalanin bilang hari ng musikang reggae sa buong mundo.